Magandang araw, Sir Mark. Pati na rin sa mga masusugid mong tagapakinig sa inyong munting channel na Sandatang Pinoy Horror Stories. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Armando. 45 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Kamaynilaan kasama ang aking pamilya. Pero tubong Bisaya ako at lumaki sa isang malayong probinsya sa Bukidnon. Katulad ng ibang sender na nagpapadala ng kani-kanilang mga istorya na hango sa tunay nilang karanasan, ay nahimok akong ibahagi rin sa inyong programa ang sarili kong karanasan nang umibig ako sa isang babaeng nagmula sa angkan ng mga nilalang na tinatawag na aswang. Taong 1978 ay nasa 21 anyos pa lamang ako nang makilala ko si Mara Clara, ang dalaga na nagmula pa sa malayong probinsya at napadpad sa aming lugar. Itago ko na lang ang aming baryo sa pangalang Santa Barbara upang mapangalagaan ang lugar na aking sinilangan at pati na rin sa katahimikan ng mga taong naninirahan ngayong kasalukuyan. Taong 1998, sa buwan ng Enero, ay may bagong lipat na mag-ina sa aming sityo at nanggaling pa sa isang liblib na baryo sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Naghahanap ang mag-ina ng mauupahang bahay at doon sila napadpad sa amin, kung saan nakatirik ang aming tahanan sa dulo ng sityo malapit sa bukana ng Kakahuyan. Sir Mark, ng mga panahong yun ay simple lang ang aming pamumuhay. Ngunit masasabi ko na hindi naman kami dukha dahil marami kaming mga alagang manok at pato na nangingitlog. Pangunahin naming pinagkakakitaan ay ang paggawa ng pulang itlog o mas kilala sa tawag nilang itlog maalat. Minsan gumagawa din kami ng aking ama ng mga uling na binibenta namin sa merkado. Nag-iisang anak ako ni Tatay Pidring at Nanay Amanda, at ako ang naging katuwang nila sa buhay. Hindi ko na nagawang mag-aral pa sa sekundarya dahil mas ginusto kong magtrabaho. Ngunit nakatungtong at nakapagtapos naman ako ng elementarya, kaya marunong naman akong bumasa at sumulat. Isang araw, habang ibinibilad ko ang mga uling na ginawa namin ni Tatay Pidring para patuyuin sa sikat ng araw, ay dalawang babae ang biglang dumating sa tapat ng aming bahay. Bit-bit ang kanilang mga gamit na nakalagay sa lumang bag at malaking bayong na halatang naglalaman ito ng kanilang mga kagamitan. Magandang araw, mga Ginoo. Magtatanong lang sana ako kung may pinapaupahan kayo. Kahit na maliit na kubo man lang na pwede naming matuluyan. Nilibot na kasi namin ang sityo na ito at wala kaming mahanap na paupahan. Tingin ko ito na ang pinakadulo ng sityo. Bungad na wika sa amin ng ginang na hindi nalalayo ang edad kay Nanay Amanda. May suot namang malong ang kasama niyang babae na sinasabi nitong anak. Sir Mark, namangha na lang ako nang tanggalin ng anak ng ginang ang suot nitong malong. Dahil napakaganda nito at makinis ang kutis. Malakas ang karisma nito at masasabi kong nabighani ako sa natatangi nitong ganda. Ginang, tama po kayo. Ito na ang pinakadulo ng sityo at tanging kami na lang ang naninirahan dito. Mahirap talaga makahanap ng mauupahang bahay rito sa amin dahil lahat ng naninirahan dito ay payak lang ang pamumuhay. Sambit naman ni Tatay Pidring sa ginang. Napansin namin ni Tatay na tila pawisa ng mag-ina. Nahalatang napagod ang mga ito sa kakahanap ng mauupahang bahay. Lalo na't may mga bitbit silang gamit na halatang mabibigat.
at dahil literal na sa amin ang pagiging mabait at matulungin sa kapwa, ay pinatuloy namin sila sa aming balkonahe at pinaupo sa pahabang upuan na gawa sa buho ng tinapyas na butong. Binigyan din namin sila ng maiinom na mainit na kape na gawa sa aros at nilagang saba. Matapos namin silang maipaghanda ng makakain at maiinom, ay sinimulan na silang kausapin ni Tatay Pidring habang kumakain ng mga ito. Sinabi ng ginang na malayo pa ang kanilang pinanggalingan, na labis namang ikinaawa ni Ama. Narekomenda ni Tatay Pidring ang maliit naming kubo sa likod ng aming tahanan na nagsisilbing imbakan ng mga nakasakong uling. Malapit din ang nasabing kubo sa kulungan ng mga alaga naming mga inahing manok at bibi. Habang nag-uusap sina Tatay Pidring at ang ginang, ay nagpakilala ito sa pangalang Aling Anita. At ang anak naman nito ay pinakilala sa pangalang Mara Clara. Hindi ko rin mapigilan na mapasulyap sa maamong mukha ng dalaga, dahil labis akong nabibighani sa taglay nitong ganda. Matapos nilang magmeryenda, ay dinala namin sila ni Tatay Pidring sa likod ng aming tahanan upang ipakita sa kanila ang maliit na kubo na kanilang matutuluyan. Nang makita nila ang kubo ng kanilang mauupahan, ay nagwika si Aling Anita na sapat na ito sa kanila dahil dadalawa lang naman silang naninirahan. At dahil kakaunti lang naman ang nakasalansang na nakasakong uling, ay agad namin itong inilabas at dinala sa harap ng aming balkonahe. Sinimulan na rin naming ayusin ni Tatay Pidring ang ilang sirang dingding na gawa lamang sa sawali, habang nililinis naman ng mag-ina ang loob ng kubo. Gumawa din ako ng maliit na katre na yari sa kawayan para sa kanilang matutulugan. Habang abala kami sa aming mga ginagawa, ay hindi namin namalayan ang pagdating ni Nanay Amanda, at galing ito sa pamamalengke. Agad naman pinakilala ni Tatay Pidring sina Aling Anita at Mara Clara sa aking ina. Sinabi ni Itay na mangungupahan sila sa amin. Hindi naman tumutol si Nanay Amanda dahil mabait naman ang mag-ina. Likas din kay inay ang pagiging maawain, lalo na sa mga taong nakakaranas ng matinding kahirapan. Armando, anak, pinamerienda mo na ba sila? Tanong ni inay sa akin habang kinukumpuni ko ang ginagawa kong kama. Ngumiti naman ako at sinabing tapos ko na silang pakainin bago pa kami magsimula na ayusin at linisin ang kubo. Ah, ganun ba? O Pidring, ikaw na ang bahala sa kanila dahil magluluto pa ako ng ating pananghalian. Aling Anita, maiwan ko muna kayo dahil kailangan ko pang mag-asikaso sa kusina. Saad sa amin ni Nanay at magalang din itong nagpaalam sa ginang. Sir Mark, mabilis ko naman natapos ang ginagawa kong kama sa tulong na rin ng aking ama. Halos natapos na rin ang mag-ina sa paglilinis dahil maliit lang naman ang kubo. Lumipas ang ilang sandali ay sumapit na ang tanghalian at magkakasama kaming kumain sa hapagkainan. Nahalata ko rin na medyo mahiyain ang dalaga dahil hindi ito palaimik. Mara Clara, ang ganda mo namang babae. Mukhang nagmana ka sa iyong ina. Pwede ba Mara na lang ang itawag ko sa iyo? Sambit ni Nanay Amanda sa dalaga habang kumakain kami, at nakiusap ito na Mara na lang ang itawag nito, at sumang-ayon naman ang dalaga. At habang kumakain kami ay may dinukot na pera si Aling Anita sa kanyang bulsa at iniabot ito sa butihin kong ina.
bilang unang kabayaran sa pangungupahan nila sa amin, na hindi naman tinanggap ni Nanay Amanda. Sinabi nito sa ginang na at saka na lang sila magbayad kapag nakaluwag na silang mag-ina. Dahil halata sa mga ito na kapos sila sa pera. Labis na nagpasalamat ang ginang sa kabutihan ng aking mga magulang. At nagbitiw ito ng kataga na masusuklian din nila ang kabutihang ibinigay ng mga magulang ko sa kanila. Sa unang araw na paninirahan ng mag-ina sa panuluyan nilang kubo, ay naging maayos naman ang lahat. Muli din namin silang nakasalo sa hapunan dahil wala pa silang kagamitan sa pagluluto. Kinabukasan, tumungo kami ni Itay Pidring sa pamilihang bayan para ibenta ang ilang sakong uling at ilang dosenang itlog maalat na ginawa naman ni Nanay Amanda. Hindi rin kami nahihirapan na ibenta ang aming kalakal dahil may suki kami sa palengke. Naisipan ko rin bumili ng ilang piraso na mumurahing pinggan, baso at kutsara sa mag-ina, bilang handog na rin sa dalagang nagpapatibok ng aking puso sa unang pagkakataon. Bumili na rin si Tatay Pidring ng bagong maliit na kalandi uling para may magamit ang mag-ina sa pagluluto. At pahihiramin na lang namin sila ng mga kaldero at kawali dahil dalawa naman ang aming ginagamit. Hindi maipinta ang labis na kasiyahan sa mukha ni Aling Anita nang ibigay namin sa kanya ang bago nilang kagamitan. Lubos silang nagpapasalamat sa amin dahil sa pagiging mapagbigay namin. Sa mga lumipas pang mga araw, ay naging malapit kami sa isa't isa ni Mara Clara. Pagtitinda ng mga kakanin ang kanilang pinagkukunan na pangkabuhayan na inilalako nila sa buong sakop ng aming sityo, pati na rin sa karatig naming lugar. Lumipas pa ang ilang linggo, ay tuluyan na nga kaming nagkamabutihan ni Mara Clara dahil palagi kaming nagkakasama. Sinasamahan at tinutulungan ko rin ito sa pagkuha ng mga dahon ng saging na gagamitin nila sa gagawin nilang pambalot sa kakanin. Ako din ang nagkukudkod ng nyug, imbis na ang dalaga. Armando anak, mukhang malapit na kayo sa isa't isa ni Mara. Bakit hindi mo siya ligawan? Gusto ko siya para sa'yo. Sambit ni Nanay Amanda habang nakasilip ako sa bintana ng aming kusina, kung saan natatanaw ko ang kubo nila sa likod ng aming tahanan. Sir Mark, natameme na lang ako sa sinabi ni Inay. Dahil botong-boto ito sa dalaga na maging kasintahan ko. At hindi din tutulo si Ama lalo na't binata ako at dalaga naman si Mara Clara. Isang gabi ay nagkaroon ng sayawan sa aming baryo, o mas kilala sa tawag na baylihan. At tuwing may nagaganap na sayawan sa aming lugar, ay maraming dumarayo na karatig naming lugar upang dumalo. Karamihan dito ay mga binata na naghahanap ng maiibigan nilang babae. Pinaalam ko si Mara Clara kay Aling Anita na manunood kami ng sayawan sa bukana ng aming sityo. Pumayag naman ang ginang dahil may tiwala sa akin ang ina ng dalaga. Mag-aalas 7 in punto na rin nang makarating kami sa sayawan. At marami nang umiindak sa gitna habang pinapatugtog ang mga lumang tugtugin. Marami ring tao ang nanonood sa tabi ng bakod na gawa sa sanga ng nipa, bilang harang sa nagaganap na sayawang pangbaryo. Sir Mark, habang nanonood kami ni Mara Clara, ay naisipan ko itong yayain sumayaw dahil pinatugtog na ang romantikang awitin na madalas iniindak ng mga magkasintahan. Paraan ko rin ito upang mas maging malapit kami at mailahad ko na sa kanya
ang nilalaman ng aking puso. Hindi naman ito tumanggi nang alukin ko itong sumayaw at ngumiti ito ng matamis sa akin. Samantala, habang sumasayaw kaming dalawa ng malumanay na nakahawak ang dalawa kong kamay sa kanyang bewang at nakahawak naman ito sa aking balikat, ay isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Tatlong kalalakihan ang lumapit sa amin at halatang nakainom sila ng alak. Kinukulit nila ang dalagang kasayaw ko na halatang kursunada nila ito. Hindi ko maitatanggi na malakas ang karisma ni Mara Clara. Kaya masasabi kong ligawin itong babae. Hanggang sa hilain nila ang dalaga at napabitaw ito sa akin. Nagpupumiglas naman si Mara Clara habang hinihila siya ng dalawang lalaki. At ang isa naman ay tinignan ako ng masama na halatang naghahanap ito ng gulo. Dahil sa pangyayaring yun ay tinulak ko ang dalawang lalaki na humihila sa babaeng sinisinta ko. Dahilan para simulan ng gulo. Dumating na rin sa punto na pinagtulungan akong bugbugin ng tatlong kalalakihan na hindi man lang ako nakaganti, kahit ni isang suntok man lang. Tila napahiya ako sa dalaga dahil naging lampa ako sa kanyang harapan. Habang binubugbog ako ng mga ito, ay walang nagawa si Mara Clara kundi ang umiyak at humingi ng tulong sa ibang mga tao, na walang ginawa kundi pagmasdan lang kami habang nilulunod ako sa suntok. Nang bumulagta ako sa lupa, ay hindi pa rin nila ako tinigilan at walang habas nila akong pinagsisipa, dahilan para mapuno ng galit si Mara Clara at pinagmumura sila. Buti na lang at dumating ang ilang kawaning opisyal ng aming sityo at inawat sila. Napag-alaman din namin na kamag-anak sila ng Kapitan Del Barrio sa karatig naming lugar, kaya malalakas ang kanilang loob na gumawa ng gulo. Halos puno ng pasa at sugat ang aking mukha, Sir Mark. Hindi ko na rin nagawang magreklamo dahil alam kong papanig sa kanila ang kapitan. Napansin ko rin ang pagiging tahimik ni Mara Clara at pinagmamasdan nito ng matalimang tatlong lalaking nambugbog sa akin. Armando, kaya mo bang maglakad? Halika na't umuwi na tayo upang magamot ang mga sugat mo. Sambit sa akin ni Mara Clara habang nakabaling pa rin ang paningin nito sa tatlong kalalakihan na halatang kinikilatis ang kanilang mga itsura. Pumayag naman ako sa pakiusap nito at inalalayan ako nitong maglakad hanggang sa makabalik kami sa aming tahanan. Si Mara Clara na rin ang nagpaliwanag sa aking mga magulang tungkol sa insidenteng nangyari sa amin. Mababakas rin sa mukha ng aking mga magulang ang labis na galit sa mga taong gumawa ng karahasan sa akin. Matapos ilahad ni Mara Clara ang nangyari sa amin, ay nagmamadali itong umalis patungo sa kanilang tahanan. Hindi rin ito nagpaalam sa akin, pati na rin sa aking mga magulang. At habang ginagamot ako ni Nanay Amanda, ay kinuha ni Itay ang aming itak at nagmamadali itong lumabas ng bahay upang tumungo sa nagaganap na sayawan upang ipaghiganti ako. Ngunit pinigilan namin ito ni Inay at sinabing hayaan na lang dahil baka mapahamak pa ito, lalo na't kamag-anak sila ng kapitan. Dahil mabait naman si Tatay Pidring, ay nakinig naman ito sa aming sinabi at pasinghal na umupo sa bangkito at nagsindi ng isang sigarilyo habang pinapakalma ang kanyang sarili. Matapos akong gamutin ni Nanay Amanda, ay naisipan kong tumungo sa kubo ni Aling Anita. Nais ko kasing makausap ng gabing yun si Mara Clara
at humingi ng paumanhin dahil hindi ko siya naipagtanggol sa mga bastos na kalalakihang yun. Sir Mark, nagtataka ako kung bakit wala ang mag-ina sa loob ng kanilang kubo. Nakasarado ang harap ng kanilang pintuan, ngunit nakabukas ang kanilang bintana. Naguguluhan ako kung saan sila pumunta ng ganoong mga oras dahil malalim na ang gabi. At dahil lubid lang ang nagsisilbing kandado ng kanilang pinto, ay naisipan kong pumasok sa loob ng kanilang tahanan at doon ko na lang sila hihintayin. Subalit, sumapit na lang ang hating gabi ay hindi pa rin nakakabalik ang mag-ina. Nalabis kong ipinagtataka. At dahil nababagot na ako sa kakahintay, lalo na masama ang aking pakiramdam dahil sa mga natamu kong pinsala, ay naisipan ko nang bumalik sa aming tahanan. Muli kong itinali ang pinto sa kubo ni Aling Anita bago tuluyang bumalik sa aming bahay. Sir Mark, nang makapasok ako sa aming tahanan, ay mahimbing nang natutulog ang aking mga magulang sa kanilang silid. Nakabukod din kasi ang silid ko sa kanila, lalo na't binata na ako, kahit na nag-iisa nila akong anak. Hindi din ako dinadalaw ng antok at palagi akong napapabalikwas sa aking pagkakahiga at palaging sumasagi sa aking isipan si Mara Clara. At dahil hindi ako makatulog ay naisipan kong tumungo sa kusina at sumilip sa bintana kung saan natatanaw ang kubo ng mag-ina. Habang sumisilip ako at nakatanaw sa tahanan ni Mara Clara, ay nagulantang na lang ako sa aking nasaksihan. May dalawang itim na dambuhalang aso na halos namumula ang mga mata ang biglang tumalon sa bintana papasok sa kubo ng mag-ina. Alam kong hindi sila mga ordinaryong aso, at dahil sa aking curiosidad ay saglit kong minanmana ng muling paglabas ng dalawang dambuhalang itim na aso. Ngunit imbis na aso ang lumabas, ay bigla na lang tumalon si Aling Anita palabas sa bintana at tumungo ito sa harapan ng kanilang kubo at pinanggal ang nakataling lubid sa harap ng kanilang tahanan. Nang mabuksan ni Aling Anita ang dahon ng pintuan, ay iniluwa doon si Mara Clara. Nalabis kong ipinagtataka. Naglaho na parang bula ang dalawang aso, at doon na nagsimulang maging malikot ang aking imahinasyon. Napatago na lang ako sa dingding ng ibaling ni Mara Clara ang kanyang paningin sa bintana, kung saan ako palihim na sumisilip. Sir Mark, nang gabing yun ay hindi na ako makatulog dahil maraming gumugulo sa aking isipan at iniisip ko na baka aswang ang mag-ina. Subalit hindi ko rin napigilan ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata, dahilan para makatulog ako. Kinabukasan, isang nakakagimbal na balita ang nagpayanig sa buong naninirahan sa aming lugar. Dahil tatlong lalaki ang natagpo ang patay sa kalagitnaan ng mayayabong na talahiban. Halos nagkagutay-gutay ang kanilang katawan at nawawala ang ilang parte ng katawan. Pinutulan sila ng mga braso at binti at pinugutan din ng ulo at halos kinalkal ang lamang loob. Napag-alaman ko rin na ang tatlong natagpo ang bangkay ay walang iba kundi ang mga lalaking nang bugbog sa aking kagabi. Natuwa naman ang aking mga magulang sa paggamatay ng tatlong binatilyo dahil nararapat lang daw ito sa kanila. Ika nga, karma yun sa kanila. Dinalaw din ako ni Mara Clara sa aming tahanan at bakas sa mukha nito ang maaliwalas na mukha. Magiliw akong inalayan ng isang matamis na ngiti. Nabanggit rin nito sa akin na
hindi sila nakapagluto ng kakanin ng kanyang ina. Sir Mark, inilihim ko muna sa dalaga ang aking nasaksihan kagabi. At baka masira ko ang araw nito. Naisip ko rin na baka magbago ang pakikitungo nito sa akin. Gayunpaman, kahit na nahihiwagaan ako sa pagkatao ni na Aling Anita at Mara Clara, ay hindi naman dahilan upang matakot ako sa kanila. At hindi rin nagbago ang nararamdaman ko sa dalaga. At kung may lihim man silang itinatago ay hihintayin ko na lang na ipagtapat ito sa akin ng sinisinta ko. Hindi nalaman ng pamunuan ng aming baryo kung sino ang pumaslang sa tatlong lalaki. Hindi rin nila kami pinaghihinalaang pumatay sa mga ito dahil alam nilang mababait ang aking mga magulang, lalo na sa mga taong nakakakilala sa amin. Dumaan pa ang ilang mga araw. Ibinunyag ko sa dalaga ang totoo kong nararamdaman. Hindi na ako nagdadalawang isip pa na sabihin kay Mara Clara ang tunay kong nararamdaman. Matapos ko itong ligawan ay tinanggihan nito ang inaalay kong pag-ibig. Dahil hindi raw kami nararapat sa isa't isa. Dahil magkaiba ang mundo naming ginagalawan. Hanggang sa ipagtapat nito sa akin ang lihim nilang pagkatao na galing sila sa angkan ng mga aswang na tinatawag na bangkilan, kung saan kaya nilang magpalit anyo bilang mabangis na hayop. Nagulat na lang si Mara Clara nang sabihin kong alam ko na ang lihim nilang pagkatao ng kanyang ina. Sinabi ko sa kanya ang aking nasaksihan noong mga nagdaang gabi, bago mapaslang ang mga kalalakihang ng bugbog sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na hindi na mahalaga kung galing man siya sa angkan ng mga aswang, dahil handa ko siyang tanggapin maging sino man siya. Umiyak sa aking harapan si Mara Clara at mahigpit akong hinaggan. Doon na rin ito inamin na matagal na niya akong minamahal at parehas ang nilalaman ng aming mga puso. Tuluyan na nga akong sinagot ni Mara Clara ng araw na yon, Sir Mark. Hindi rin namin inilihim sa aming mga magulang ang aming relasyon, dahil gusto rin ni Nanay Amanda at Tatay Pidring na ang dalaga ang makatuluyan ko. Nang maging ganap ko ng kasintahan ng babaeng nagpatibok ng aking puso, ay naging malaya kaming dalawa sa aming relasyon. Ang dating Aling Anita na tinatawag ko ay tuluyan na ngang naging ganap na ina at naging bahagi na ng aming pamilya. Sir Mark, si Mara Clara na rin ang napangasawa ko at naging ulirang ina ito sa aming mga anak. At ang lihim na kanilang itinatago ay nanatiling lihim sa pagitan namin ni Mara Clara. Naging matibay ang aming pagsasama at tanging kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa amin. Sa mga nagdaan pang taon ay lumuwas kami ng Maynila at doon na kami nanirahan at bumuo ng isang malaking pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan sa babaeng minahal ko ng buong puso na hinarap sa altar at isinumpa sa mata ng Diyos na ito lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Armando ng Kamaynilaan.